Jimmy Buyog and welcome back sa panibagong episode na naman ng ating Kada Corrupt series. So ngayong araw na to ay sisimulan na po natin ang tinatawag kong Berman Project. Agad na naman po pakinggan nun. Ano ba ang Berman Project? Dahil nga papalapit na ang simoy ng hangin ng Pasko, sisimulan na rin natin gumawa ng mga buildings na related sa Pasko. Nagets mo? Pwes kung di mo nagets magpa-load ka kay Aling Marites. O wala bang connect yun ang sinasabi ko, kailangan mo ng data para ikabibuyog mag-module ka. So para sa ating unang Berman Project ay gagawa tayo ng cookies and cake factory. At syempre, dito rin natin siya ilalagay sa malawak na lugar. Para dito sa ating unang project, kakailangan natin ng apat na uri ng kahoy. Kuha tayo ng spruce, acacia, birch tree, pati ng oak boy. Yung spruce madali na lang kasi kahit saan ka tumingin, yan ang makikita mo. So ngayon ay pupunta tayo sa mga lugar kung saan meron nun. Siguro 11 stock? Or 12? Sige, 12 na natin. Alam ko si King nagtitinda to boy ng mga kahoy-kahoy. Kasi mahilig din to sa mga kahoy boy. Hindi ko nga alam nung ginagawa niya. Siguro pang gatong. Eto boy, sakto-sakto may bewa. Ang galing mo talaga, best friend King. Pareho-pareho tayo ng utak, hindi nagre-restock. Yung Akasha, hindi pa pinaabot ng 64 King. Ang galing! Okay, kumuha na lang tayo talaga. Hindi ko mahanap kung saan ko nailagay yung mga... Ito! Maraming binigay sa akin si Abri. Yun na nga ang sinasabi ko mga si... May naalala din pala ako. Alam ko madami ako nun. Sabi niya. Okay, so tatlo na lang klase yung kukunin natin, which is oak, spruce, and a cash. Blooming, gusto mo ba sumama? Uy, gusto-gusto niya. Sa susunod, gagawin din natin si Blooming ng kanyang tirahan. Okay, so yung una natin pupuntahan is yung Sahara Desert Boy. Bakit? Doon lang kasi may akasya. Yata. At ang Sahara ay nasa 1K pa. At buti nakita ko, nasira na rin pala yung axe ko. Kotang-kota na talaga ako sa lugar na to. Master Zeke, maraming salamat. At hinahayaan mo na ako kumuha ng XP dito. O, diba? Instant refresh. Bakit tamaan si Bloom? Ala! Kala ko tinamaan. May delikado pag gabi. Ano ba? Ano pa ko nanganap sa'yo? Gusto mo na agad mauna? Easy, isama mo naman kami. Hey! Pero na tayong bagong asama sa paglalakbay. Ang medyo problema lang natin kay Blooming Boy. Pag lumapit to kay Arte, kainin to. Blooming, ito lang ang gusto kong sabihin sa'yo. Huwag kang lalapit kay Arte. Baka yung Blooming mo, gawin ka chicken wing ni Arte. Mga oak by two. Kung oak by two, dito na tayo. Aba! May nauna na sa ating mag-deforestation. Grabe, deforestation boy. Buti pa tayo, reforestation. Magtatanim tayo, we love the earth. This is our planet. Boy, kada tanim mo niya, meron ka na si save na isang buhay ng koala bear. Solomon, dito ka muna sa ating pokeboat. Kasi ikaw ay gala. Dito ka lang, kung wala ng mga puno. Sa wakas, ang tagal magputol ng puno. Solomon, napagod ako. Bitbitin mo to mga troso. Okay, so hindi ko na kailangan pumunta pa ng Sahara Desert. Kasi dito pa lang, meron na mga Sahara Tree. Meron na rin nakarating dito boy. Di man lang nagtatanim. E paano na yung mga kukuha pang bago? Kala mo talaga tutubo pa eh no? So, I'm back. Kinda. Bakit? Kasi limang araw na akong walang internet. PLDT. Tuwang-tuwa ako sa'yo. Sa sobrang tuwa ako sa'yo, pakis daw yung aking kamao. Talaga naman, PLDT! Alam nyo yung temper ko. Para siyang yung data ko. Paubos na. PLDT, ano na? Pag next week, wala pa to. Par in the hole ka na. Pero habang may data pa ako, kumuha na ako ng mga kahoy na kakailanganin natin, boy. So, yung isa pang kailangan natin, nakalimutan ko, natagal ng panahon nun eh. Okay, spruce na lang yung kulang natin. At, asan si Solomon? Solomon! Si Solomon ay ampon. Ouch! Joke lang, Solomon. Paano ka naman magiging ampon eh? Ako ang iyong pamilya. Ay, teka lang, may nakakaligtaan ako. Pumunta nga pala ako na Mesa Biome kasi kukuha ako ng mga tera ni Coco. Buti na lang, naalala ko. Ang tanong, hindi ko natatanong eh kasi nandito na yung sagot. Meron yung Mesa Biome dito. Siguro, isang shulker lang ng tera ni Coco yung kukunin natin dito. I remember! Ako na ang nanggaling dati dito! Sabi ko na, nandito pa yung pinaglagyan ng penso. Hello everyone! Another day, another palit day. Kuya B, bakit pa palit-palit ka ng damit kada video mo? Isa lang ang tamang sagot dyan kasi po naliligo ako. So kung nakita nyo ako, ang daming beses ko nagpalit sa isang video. Ibig sabihin, ganun din katagal ko ginawa yung video na yun. Pero yung ngayon, hindi counted to no kasi wala lang ako net at may sumabog dun saglit.
So yun yung sagot para sa mga curious dyan, bakit papalit-palit ako ng damit? Kasi sobrang tagal gawin po ng isang episode ng Kada Kurap. Kasi ayoko na may pakita sa inyo, nag-uukay lang ako buong episode. Gusto nyo ba yun? Aba kung gusto nyo, eh, episode 1,000 na tayo ngayon. Kaya minamadali ko rin yung pag-i-edit mo para sa inyo. Kasi alam ko, stress na kayo sa school. Nod-nod din ang bibuyog pag may time. Okay, sa tingin ko, pwede na itong mga nakuha ko. Medyo maganda na isimoy ng hangin, boy. Panatag ang dagat. Walang along malakas. Pwede na tayo makauwi. Ano ito? Paano may nakatakas dito? Aba, tamang langoy ka dyan, sir. Ayos ka lang ba? Okay, have a safe trip. Kung saan ka man patungo. May nakatakas, boy, sa Bilibid Prison. Ay, hindi sa akin to. Kanino to? Aba, may gumagawa ng mapan dito. Kaya pala naglalagang server, ha? Kala mo wala ako ganun, ano? Okay, kayong dalawang it really hurts. Dito muna kayo sa bahay ng ating mga panderen. Ako'y magpapalik sa lumar! Tsaka lang, huwag ka rin lumabas! Nakakulit niya, pero si Blooming okay lang yan. Kasi si Blooming nasunod lang sa akin, boy. Eh, si Solomon ay pag-alagala. Banda tayo likod kumuha ng mga puno para kunyari maganda yung forest. Pagpasok nila sa forest, naskam ka, bro. Alam mo, kinakabara ko sa'yo, Blooming. Bigla-bigla na lang siya nagsususulpot. Gato yung nangyayari, nagpapapalo ako dito, tapos bigla na lang siya lilipad sa harapan ko. Eh, para mapalo kita! Wala na, finish na! I don't wanna hurt you, Blooming! Ikaw lang nag-iisang parot dito sa mundo na meron dilaw sa bisngi. Ayan, wala na, nahiya na. Huwag nyo kasi tignan. So ayan, siguro dito tayo magsisimula mag-build. Saan sa upi natin po, yung lupain ako. So itong i-build ko is para siyang pinagsama-samang ideya sa mga nakita ko, boy. Kasi kailangan natin ng reference. Hindi po pangungopia ang tawag dito. Bakit? Isipin mo na lang parang ganito. Pre, pwede patingin ang sagot mo. Babaguhin ko lang konti. Hindi po pangungopia dun. Ang tawag dun, bright idea. Itong i-build natin is may pagka-Christmas style idea siya. Pero cookies at cake yung itininda. Boy, speaking of Christmas, malapit ng Pasko. Santa! Malamig na naman mapasko ko. Ang tanda ko na, magbigyan mo na ako. Ibibigay mo sa akin, i-advance mo na, wag mo nang i-karton. So kung ayaw nyo matulad sa akin, ay simulan nyo nang lumandi. Tama ng kachacharot! Simulan mo nang humarot! Hiling ko nga nung hiling kay Santa na maging kayo together. Eh wala ka namang ginagawa to get her. Oops! Para sa mga babae naman dyan, huwag kayong sumagot basta-basta. Get a man na sasabihan kang, di mo kailangan magpaganda. Di mo kailangan makipagkompetensya sa iba. Mahal kita, ikaw lang pinakamaganda sa aking mga mata. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para pa. Yung sinasabi kong get man, yung man na yun, ako na yun. This is the sign. Anong nangyari? Kala ko ba Minecraft pa to? Para na tayo naging radio station. Welcome to 107.0.5. I'm your DJ host, Bibayaku. Tira mo, nalipad pa yung mga laway ko. Ito na, magbibuild up. Puro kayo lang din. Mag-module kayo! Naunahin ko yung parang candy na nakaganon. Alam nyo yung white tsaka kulay red? Kasi yun yung gagamitin nating pundasyon ng panggawa nitong factory natin. Okay! So tinatamad ako mag-dye ng red at white tsaka lime at green. Alam ko si Street meron tindang mga dye to eh. Tingnan natin kung meron ba talaga. Di mo kasi maintindihan itong tindahan ni Street. Di kanya ba to? Tinan mo yung salamin nyo. Ang labo! Di ko mabasa yung tinda. Pero parang dye, no? Parang nakaaninag ko. Parang pink yung nakasulat. Yun! Mga kulay nga, boy. Kailangan ko ng white. O, tira mo? Dito pa lang, alam na eh. Matik na din yung iba. Ah, hindi naman. So, one diamond, two stack to. Bibili tayo ng tig-tatlo siguro. Tapos utang na yung iba. So, ito na po yung candy bar na sinasabi ko sa inyo kanina. Kaso, meron tayong problema. Medyo maputla. Bakit? Expired na po. So, palilibutan natin siya, no, ng pa-square na ganyan. So, maling kulay yung nagamit ko, no. Dapat pala concrete yan. Pero okay na yan. So, eto na po ang sukat ng ating binibuild ngayon. Tira mo naman, boy. Ang laki! Lagi na lang yung build ko. Ang laki! So, ayan. Gagawin pa natin siyang pataas para magbumuha siyang bahay. Na hindi siya bahay, pero bahay siya. So, ito nga entrances, consist siya ng... Uy, consist, boy! Na mga kinuha nating materials, yung mga kahoy, tsaka yung mga tera ni Coco natin. Tsaka pala, ay sasamahan natin siya ng granite. So, after many hours of building, eh, ito na po ang ating nagawa. Nay! Ay, katagal naman yung gawin. Pero ayos lang, boy. Tira mo naman, napakaganda. Hindi pa yan tapos. Kasi, yung harap at likod pala yung nagawa ko. Pero syempre, papakita ko muna sa inyo, boy. Tira mo, boy. Parang entrance lang. Pero di yan entrance. Hindi yan gate. Ayan po ay isang factory ng ating chocolate. Joke. Nirime ko lang. Syempre, di lang naman yung exterior yung gagawin natin, boy. Pati yung interior. Pero yung mismong itsura muna niya yung gagawin natin. Bago tayo pumunta sa iba't klase pa ng lugar. Ang kagandaan dito, boy,
nakikita natin yung dragon. Ang sarap! Okay, so tatapusin ko na yung gilid. Madali na lang naman to. Parang ipagdudugtong ko na lang yan. So, yun na nga. Okay, kukuha muna ako ng racket kasi puro scaffolding na yung nagamit ko doon. I mean, yung scaffolding ko, puro dirt pa po. Okay, so natapos na pala ni Sly yung nether portal namin, boy. Don Tibay, Dagara boy. Okay, ang tanong dito ngayon, nasaan yung portal ko? Hindi ko maalala kasi dati nung may compartment pa to, meron lang ako sinusundan na daan. Ngayon, saan? Teka lang, alam ko malapit ako sa lugar ni Sly eh. Sly the Miner Map Farm. Okay. So, nasa pinakadulo yung farm ko. Pero mas gusto ko nga itong ginawa niya, no? Kasi nakakalito yung nether portal po namin, promise. Para kaming nagme-base every pasok namin dun. At last! After all these years, ay natapos ko na ang mismong design itong build natin. Pero hindi pa yan tapos. At tagal ko ginawa yung build na to. Paano ba naman? Mas malaki pa siya sa dragon eh. Tsaka masyado kasi siyang detalyado, kaya matagal siyang gawin, no? So, para magkabuhay itong build natin, islalagyan na po natin siya ng salamin, pati ng sahig, boy. Sana meron pa ako mga sand. Ayoko na pumunta na sand valley. Sige na naman, kahit konting sand lang kailangan ko, masaya na po ako. Uy, dininig ni Robot God ang aking kahilingan. Robot God, marami mong salamat. Boy, matagal ng panahon mula na nakita ko si Master Chick. Master Chick, uwi ka na. Tina kami galit. Joke, wala lang talaga siyang net. So it's been 2 weeks mula nung nakita ko si Master Chick. At sobrang namimiss ko na siya. Kaya dito ako magluluto ng sand. Kailangan nating amuyin ang presensya ni Master Chick. Baka naman sabihin nyo, nagpunta lang ako dito para manguha ng coal. Hindi po ganun. It's not so very nice. Magkakaibigan kami dito. Ang magkakaibigan, binibigyan ako. Ano pa naman yan? Apakatagal boy gumalaw ng araw. Kailan pa ito maluluto? Ano to, nilaga? Panis naman yung nilaga nyo. Sa sarap kong mag-alaga. Anong magagawa? Laging natutulala. Anong malapit ka? Pero, pareho yung masarap. Na kay Bibu yung walang malalasa. Ang lupit! Hindi pa pala ako tapos dito. Kita nyo ba yung mga butas dun sa taas? Magandang panakip dyan itong mga white stained glass. Kesa sa'yo na ikaw mismo yung ginawa niya ang panakip butas! It really hurts ang magmahal ng galito. Kung sino pang pinili kong hindi makuha ng buo. Burn! Masakit ba? Halika, mag-picnic ka muna. Okay, so para dito sa sahig ng ginawa natin, gagawin natin siyang spruce lot, boy. Para maganda, medyo darky ang kulay. Makapang, Diyos ko, Mio. Kailangan ko pa pala tanggalin ang mga snow na ito. Hindi ka pwede maglapag ng black agad sa ilalim, eh. Ano pa naman yun? Pero kahit puro snow dito, gusto ko pa din ang mga snow, boy. Walang makakapigil. Silang lahat, ayaw na nila sa snow. Ako, gustong-gusto ko to, bahala sila. Ay, may gusto nga pala ako pakita sa inyo, no? So ito nga pala, no, ginawa ni AZ10. Maraming salamat sa iyo, AZ10. Sa napakagandang skin na ginawa mo sa akin. Boy, tira mo naman. Bubuyog pa rin siya, nandun yung logo ko. And ginawa niya ako ng parang jacket, tapos meron tong, ano ba sa gilid nito? Yung parang headset din na pamalamig. Just, apakaganda, boy. Tapos may kilay ako, tas ang laki ng mata. Ang ganda, parang ako talaga. Ewan ko lang, napifeel ko lang. AZ10! Thank you so much. Wow! Grabe, natapos ka din. I mean, yung exterior tapos na. Next episode, interior naman yung gagawin natin. At yung mga laman, abangan nyo yan. Gaganda pa to. Easy ka lang. Easy lang ang uwi. So, kung makikita nyo, di pa nga pantay-pantay. Pero ayusin natin yan next episode. Kasi masyado nang matagal. Isang linggo ko na po itong ginagawa. Kasi isang linggo akong nawala ng internet. And yung data ko, hindi naman napitek. So, yun lang muna para sa episode natin, mga gamers. Sana nagustuhan ninyo. Kaya, see you again in my next video. Have a nice day, everyone. Thank you, and goodbye. See you.